Kaya natatawa ko kay Pacquiao. Sabi ni Pacquiao, magtatayuan niya ako ng mega kwan, prison, ha? Mega jail. Oh, para doon ko lahat ikukulong ang mga magnanakaw. Naku po. Marami nang nagsabi niyan, 'di ba? Alam niyo, yung mga magnanakaw, wala nang kahihiyan niyan eh. 'Di ba? Yung mga magnanakaw sa gobyerno, wala nang kahihiyan po 'yan. Mga kaibigan, si Erap ba nahihiya? Yan ba mga anak niya nahihiya pa? Hindi yun, kumakandidato pa nga eh. Kaya ako, hindi ako naniniwala kay Lacson eh. Bakit? Kasama nila oh, si JB Ejercito. Tapos labang kayo sa kurap, mga kaibigan. Di ba na-demanda yan si Ejercito? Yung pera sa kalamidad eh, ibinili niya ng baril eh. Doon sa San Juan eh. Nung siya mayor doon eh. Oh, di ba na-demanda yan, mga kaibigan? Basta yan, pamilya ni Erap, pag nagkakaso, pera lagi. Pera lagi ang involved, mga kaibigan. Ngayon, sabi ni Pacquiao, magtatayo naman siya ng kulungan. Eh, marami na ho nagsabi niyan. Ang dapat ditong kulungan, yun yung Manila Zoo. Imbes na, o yung kagaya ng Manila Zoo, kung ako yan eh, yung Manila Zoo, ililipat ko. Yung Manila Zoo mismo, ang gagawin kong kulungan ng mga magnanakaw. Pero ang gagawin ko dyan, mga kaibigan, alam nyo ba yung sa Amsterdam? Sa Amsterdam, meron mga eskaparate ron. Yung parang salamin, di ba? Yung mga prostitute, di ba? Kasi legal dun eh. O, naka-display dun sa kwa, no? Parang mga manikin, di ba? Nando dun sa eskaparate. Naka-display sila ron, ha? Para kuan ho, makakuha ng customer, di ba? Kung ako yan, lahat ng magnanakaw dito, gagawa ko ng kulungan eh. Kamukha ng Manila Zoo, gagawin kong eskaparate yan, puro salamin yan. Gagawin nating tourist attraction, di ba? Kasi ang daming magnanakaw dito eh. Oh. Ngayon, halimbawa, si Erap, di ba? Kinulong. Ano kaso nito? Plunderer. Yan. O, nakalagay doon. Di ba? Pagka nag-umpisa na yung oras ng pagpasok ng mga tao para makita yung isang lugar kinaroroonan ng mga magnanakaw sa pamahalaan, rando doon sila. Bubuksan yung kurtina, salamin yun. O, doon sila i-display, mga kaibigan. Ito, si Joseph Estrada, Mandarambong. Ayan. Anong taon? Yan po, lalagay mo ron. Ha? Di ba ganun yung mga hayop dyan sa Manila Zoo? Meron? Subukan yung gawin yan, mga kaibigan. Siguro isang paraan yan para magkaroon ng kahihiyan yung mga magnanakaw dito. Eh. Di ba? Oh, pagka nahatulang ka, magnanakaw ka, doon kay kukulong. 'Di ba? Gagawin kang tourist attraction. Oh, para nakikita ka ng tao, 'di ba? Tingnan natin kung meron silang mukhang iaharap, mga kaibigan. Kaya 'yan si Bonjing Narcos, hindi makasipot 'yan sa kwan eh, sa mga debate. Gusto nila 'yung tanong ibibigay sa kanila in advance. Para mapag-aralan niya yung sagot. Mga kaibigan, hindi ho ba? Pero ako, duda dyan sa Comelec eh. Pwede rin namang ganyan-ganyan kunyari yan eh. Oh, alam ba ninyo na kung bibigyan siya ng itatanong sa kanila o hindi? Ha? May makakaalam pa ba nun? Siyempre, wala. Ayun nga, mahirap eh. Baka pinalalabas lang nila. Ayaw niya sumipot, di ba? Gusto, advance. Pero tapos biglang sisipot. Bakit? Nabigyan ng advance eh. Di ba? Parang yung mga nag-i-examine sa bar. Di ba? Nakakakuha sila ng naglilik yung mga questionnaire, yung mga tanong, kaya nasasagutan nila. Di ba? Nangyari yan sa panahon ni Marcos, ha? Yung mga anak ng Supreme Court Justice, di ba? Yung Erikta case. Tatandaan nyo ba yun? Mga kaibigan,
nililik yung mga itatanong, kaya napag-aaralan, napaghahandaan ng mga mag-i-examine. Panahon ni Marcos yan. Hanapin ninyo, kung naewan ko, kung yan ay nasa kwan pa, nasa internet pa yan, yung Erecta case. Na justice yun si Erecta eh. May anak siya na kwan eh, na nag-bar exam eh. Tapos pumasa sa bar exam. Oh, mga kaibigan. Eh bueno, iyan po, ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ang kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Ito po ang resibo. Pinakikita niya yung resibo na binayaran niyang tax para maging legitimate sa maging tama sa paningin ng publiko na basta nagbayad ka, eh okay na yung pagbulsa mo ng pera, ng pondo. Alam nyo, may mga bagay na sinasabing wala mang, hindi man illegal sa batas o labag sa batas, merong sinasabing moralidad, hindi ba, mga kaibigan? Hindi lahat ng labag sa batas, yun lang ang immoral, mga kaibigan. Anything that is immoral is illegal. Yan, yung kasabihan, mga kaibigan. Pinakikita niya yung resibo. Eh, hindi naman yung pagbabayad ng buwis ang kinu-question sa kanya. Yung pagbulsa niya doon sa pera ng, na kanyang nakolekta nung siya'y kumandidatong senador. Eto, bibigyan ko kayo ng example. Si Vice President Lenny Robredo, noong iprotesta siya ni Bongbong Marcos, mga kaibigan, na dinaya raw, di ba? Ngayon, doon sa protesta, meron palang babayaran si Vice President Lenny Robredo. Eh alam ng marami na wala namang pera si Vice President Lenny Robredo. Kaya ang ginawa ng mga supporters na may pera ay nag-ambag sila para labanan ni Vice President Lenny Robredo yung protesta sa kanya. Ano sabi ng COMELEC? Eh, hindi niya pwede nang ibabayad mo galing sa donasyon.
Ha? Kailangan pera mo. Oh, talagang gusto siyang i-technical, di ba? Ano ginawa ni Vice President Robredo dun sa mga pondong nalikom niya na binigay sa kanyang kusa? Ang ginawa niya, pinagpatayo niya ng housing project eh, mga kaibigan. Yun ang ginawa niya. Hindi niya ibinulsa. Kaya sabi ko sa inyo, si Isko Moreno, for the fans of it yan. Ha? Hindi siya namumroblema kung matatalo siya. Kasi matalo man siya, marami na siyang nalikom na pera. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Isipin nyo, isang pipitsuging manluloko, eh naloko niya itong mga magugulang na negosyante. Isipin mo yan, mga kaibigan. Naloko kayo ng isang pipitsuging manluloko lang. Eh yan eh, kaya nagalit siyang kilim. Una, nagalit dyan una si Atienza, mga kaibigan. Kaya inichapwera ni Atienza yan, nung konsihal yan, mga kaibigan. Bakit? Eh, small time eh. Eh si Lito Atienza, big time sa pangungulimbat siya, pangungurakot yan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Aapit ang pag-ibig. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Celine Pialago! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap?